Magandang umaga po sa ating lahat, mga kamay, kahandi may. Ngayon po pupunta tayo sa ating ceiling project sa North Ridgeview, dito sa Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. So, shout out dun sa kay ate, no, na kanina papaikot, ano, dun sa hardware na binibilhan ko ng ano, ng mga materials. So shout out po sa kanya, no, at awang-awa ako dahil kanina pa siya paikot-ikot dun sa may malapit sa hardware. So mangiyak-nyak pa siya. So tinanong ko kung bakit, kasi ako na may maawaing tao. Tinanong ko kung bakit. So ang sabi niya nawalan daw siya ng 500 at wala na daw siyang pamasahe pauwi. So ako naman, kumo maawaing tao ako, bigyan ko siya ng 200. Mangiyak-niyak siya. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na, yan lang, 200 lang ang kaya ko ibigay, siguro naman makaka-uwi ka na. So si ate ay mangiyak-niyak at kontodo pasalamat sa akin. So ako na may tuwang-tuwa at galak na galak sa sarili ko. At paano namang hindi? Napakaswerte ko ngayong araw na to, dahil nakapulot naman ako ng 500 na nga naman hindi ko i-share. Dito na po tayo sa project site. Stay tuned po tayo. Hello guys, good morning. Ito po at maglilinya na po tayo, maglalagay na po tayo ng wall angle sa paikot. So dito po, ang pinunan ko ng sukat ng wall angle, ito po kasi ay bababa. From there, mataas yun, bababa. So dito na tayo sa pinakamababa. Para sa ganun ay yung kisame ay mataas. Hanggang dyan na po yung ating gagawing dulo sa baba ng bakal na yan, na kinakabitan ng bubong. Dyan na tayo kukuha ng pinakamababa. Dyan natin kakabit. Ngas ililibil na natin. Na paano natin ililibil yun? Yun, sa pamamagitan nito. Pamagitan niya. Ito ay self-leveling. Ito ay self-leveling na level na may ilaw. Ayan po. Makikita niya. Yun, oh. May laser siya, oh. Titingnan niya po, oh. May laser siya, yun, oh. May vertical at may horizontal. Self-leveling, ano po ba yun? Iaayos mo yung pwesto niya, igitna mo, tapos magsasariling level na siya. Hindi mo na kailangan ng tansi, hindi mo na kailangan ng pitik. Bali, ang ginagawa ko ay, kinakabit ko yun, install ko. Bali, ito, may magnet siya sa dulo, sa likod. Sa likod niyan may magnet. So ikinabit ko siya sa kapirasong ano, metal paring. Ayan, yung metal paring na yan. Sobra po yan. Yung kakasya lang dun. Para pwede ko ikot-ikot habang tapos ko na siyang guhitan. Tapos inabitan ko ng tie wire para hindi naman din gagalaw sa bintana. Ayan po. Pag sinwitch po yan, automatic magre-level siya. So, ito na yon. Sa baba. Hindi ko naman po sinagad sa mismong bakal. Sa bandang baba ng bakal. So, ayan po. Ayan. May mga guhit na yan. Oh. Guhit. Para pag inalis mamaya yung self-leveling na, ano, na ilaw natin, LED, may mga guhit na yan. Ayan. Sa paikot, may mga guhit na yan. Ayan. Diyan natin ikakabit yung ating
Wolfengel. Ayan, may mga guhit na yan, paikot. Hindi nata nakikita ito. Ito po. Ayan o. Ayan po yung ilaw. Ayan po yung guhit o. Ayan. Ayan, may guhit na po yan. So, ayan po. Sana po, kung wala naman, kung wala pa naman po kayong self-leveling na ano, na ganong klaseng pang-level, ang technique po dyan is, ginagamitan po ng tube, ano, yung level hose sa bandang gitna siya. Magle-level yung abot ng tao from sa side na yan hanggang sa kabilang side na to. Dyan, magagamit ang level hose dyan, doon. So ganito yung pag nagle-level host naman ang gamit. So halimbawa ang level host dito, isang panig na to ng pader, tapos isang kabilang pader, doon na may tatapat yung isang dulo ng host na may tubig yun sa loob. O kaya yung iba ginagamit para madaling makita, yung tubig lalagyan ng toyo para itim, madaling makita yung dulo ng tubig. So halimbawa dito naguhit ka, naguhit siya dito, at yung level niya, yung ka-level ng tubig ng hose na nandun sa hose na yon ay doon naman sa kabila. Mayroon din dito, halimbawa lang dito naman siya, guhitan natin. Yan, yan, nandiyan. Ayan yung dulo naman yung ka-level ng tubig. Kasi yung level hose ay magle-level ng tubig niyan eh. Kung ano yung dulo ng tubig, ito yun. Tapos sa kabilang side ng pader ay ito. Ay ito. So, nakatayo lang kami dito. Hindi namin kailangang umakyat pa sa hagdanan. Paano kung isa lang ang hagdanan? Ganun po. Tsaka hindi po ano, hassle yon pagka sa taas ka nag-level using level hose. So ang ginagawa na iba sa baba, dito lang bandang gitna lang ang guhit. Ipailalapag mo yung level hose mong ganun. Ilalapag mo yung level hose mong pa ganun, tapos makikita mo yung parang bula niya dito sa dulo. Guguhitan. Pag okay na to, naguhitan na to, at naguhitan rin sa kabila, tsaka pa lang magsusukat pataas. Tsaka pa lang magsusukat pataas hanggang dun sa yon, hanggang dun sa bakal. Hanggang saan mo gustong ilagay yung height ng iyong ano, yung height ng kisame mo. So le-level dito sa side na to, at doon guguhitan, saka susukatan pataas kung hanggang saan. Tapos magle-level ulit doon, at sa kabilang side sabay susukatan pataas. Yan. Din doon din. Le-level doon, guhit, level doon using level hose, guhit, then sukat pataas. Hanggang sa makakuha yung paikot na paglalagyan ng wall angle para ito po ay level. So yun lamang po. At stay tuned ulit tayo. So, ayun na po, may guhit na. Stay tuned po tayo. Thank you. So ayun guys, na makakabit tayo ng wall angle. So ganito yung pagkakabit niya. Una, ayan, may mga butas na. Kita mo itong butas na to. Pinutasan na namin kalina para hindi lahat yun, meron din doon yung mga butas na. Pag kinapit natin dito sa ano, sa pader, eh hindi na tayo mayarapang magbutas sa pader. So kakapit mong ganyan, kapit mong ganyan. So may guide po tayo dito, katulad ng sinabi ko kalina, yung guide natin ginamit ay yung ating self-leveling natin na ano, sa ilaw. So ito, may butas na, kung may butas na, tapat nyo lang dun sa may pinakaguhit sa baba. Tapos, guhitan nyo to. Tapos, dito din. Dito, tapat dito sa butas. Guhit. So, pag naputasan yan, pwede nyo yung baba. Bye, guhit mo na. Puno natin.
So, hinahan na natin. So. So, makikita nyo po ito, oh. Nakakasa na siya, may guide na din siya. May guide siya, yung pinaka sukat nung ating ano, ating bit. Bit po na pambato yan, ah. Ay ayan po, oh. Huwag niyo pong gaano isakto na magkasing hugis, magkaano, magkasing haba. So, pa kakagat pa. May kakagatin pa yung ano. Kasi pag sinobrahan yung ganyan, do masikip na nga siya. Oh, sige, masikip. Dahil maliit lang itong ating ano, bit na ginamit. Mas mainam pa din kung huwag niyong isasagad yung inyong bit sa pakong gagamitin niyo. Mas mataas yung pako. Bakit po? Eh, para kumagat. Kakagat yung ating pakong concrete nail sa pader. Yung lamang po at ito na. Papako na natin. Bawa mo na. May ano na po ito. Meron na pong butas. Yan, pansamantala. Bakit hindi ako nagbutas dun sa may unahan agad? Well, para hindi po tayo mahirapan. Kasi masanay akong ganito na inuuna ko sa gitna. Yan o. Sa gitna mo yun. Saka natin ayusin mo lang. Ingat guys sa pagtokpok na ito, ang material na ito, concrete nail na ito. Minsan kasi madaming insidente na yung ulo ng concrete nail, natatanggal yan. Natatanggal. Kaya maganda kung naka-goggles kayo. Huwag niyo po kung gagayahin na hindi ako naka-goggles. Mag-goggles kayo kung magpokpok kayo na ito. Kasi madami na din akong experience in the past. Hindi pa po ako gumagawa ng bahay nun. Nangangamuan pa lang ako. Nangangumpay na pa lang ako. Ay, yung pakulo ng concrete nail na yan ay lumilipad, napuputol. Lumilipad, may tinatamaan sa balat. Huwag naman sana sa mata, sa ulo, sa masailang bahagi ng katawan natin. Meron pong ganyan na natamaan ako dati yan. Akala ko bala. Ganun katindi po ang ano niya, ng impact niya. Naman ako sa balat. Manhid agad. Yan ang ano, yan ang power nito. Yan ang pare po. Goggles, tapos huwag pong banat ng banat. Ayan o. May technique din po ng pag-ano eh. May technique din ng pag-pupok po. Pensa pa pa. So, yun po no. Dito naman tayo sa kapit. Ayan o, ito yung guide sa ilalim, yung wall angle and yung guhit na guide natin. Pukpok. Yan. Ang pagpukpok, pag ganyan po ang kamay o, huwag pa ganon. At pag na hindi nyo, no, kahit sinong magaling, nagkakamali din. Huwag pa ganyan. Pag ganito po ang hawak ng pako. Para pagka, kasi ito, pag ito, napukpok yung dali yung nakupok. Matalas po ito. Malamang hiwayan yung inyong ano, pinakamamahal. Tsaka wala pa namang nabibiling kamay ng daliri ng tao sa palengke para pwede yung palitan. Joke lang po. Kahit lang naman po yung paghawak dito eh. Once na bumaon na siya, pwede nga nang bitawan. Yan. Ganyan po. So ayun guys, ano? So, naikabit na natin yung wall angle sa parang ano, yung bubutasan
Recap tayo, bubutasan yung ano, yung wall angle sa baba. Hindi na kayo mahirapan. Bubutasan nyo na na yung bakal, yung pinaka wall angle. Then, pagdating sa taas, ngating dito, ay gagamitan nyo na yung pinakabutas. Itatapat nyo yung nilevel natin kalina, naguhit, sa ilali, sa taas. Bali, nasa, yung wall angle ay nasa ibabaw ng mga guhit sa patel, yung na-level po natin. Then, guguhitan nyo yung butas na binutas natin kalinang sa wall angle. Ilalagyan nyo ng butas yung lalakisan nyo, tanda. Then, babarinahan nyo na yung patel. Then, finally, yung ano, concrete nail na po, papakuha nyo. Dati kasi ang ginagamit ko ay Tox po. Eh, yun nga lang po, naisip ko na halimbawang huwag naman po sana yung nasunog. Alam nyo naman yung plastic, yung Tox ay plastic. So, prone siyang masunog. So, pag yun nasunog, malamang tanggal yung screw nung Tox, laglag ang kisan. Yun lang po yun. Tips po yan, ha. Kaya ako gumagamit ng concrete nail. Mas malakas. Kahit mainitan ay hindi bibigay. O, sa akin lang, disclaimer po, ha. Ako, yun lang, yung ganun po yung paraan ko ng paggawa. Hindi ko lang po alam sa iba. Kung gusto nyo yung Tox, wala naman pong pipigil sa inyo. Eh, kung gusto nyo ng concrete nail, okay lang din. Ang mahalaga naman na maayos natin nagagawa yung ating mga project. Yun lamang guys. Tuloy na kami sa pagkakapit naman ng Caring Channel. Sige po. Kaya kung bago kayo sa aking channel, ay please smash mo na subscribe button at notification bell. Also, leave comment or question sa comment section upang ating niyang masagot at mapag-usapan. Kung wala naman, ay okay lang din. Masaya na akong nandito kayo. Salamat!